ugali ng Diyos na buhay. Lahat ng may buhay magpuri sa Diyos. Lahat ng pinagpala sumigaw. At lahat ay manahimik. Okay, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Natutuwa ka ba? Kung nandito ka? Sabihin mo pa, kapatid. Kung natutuwa ka, mas natutuwa ang Diyos ang mga. Amen ba? Sapagkat tunay nga na makikita mo ang mga pinagpala hindi sa San Malo, hindi doon sa Venetian, kundi nandito sila ngayon sa Fatima. Amen ba? Nandito sila ngayon ang mga pinagpalang ito. Sapagkat tunay nga na ang presensya ng Diyos ay isang malaking pagpapala para sa ating lahat. Amen. At syempre, binabati din po namin ang mga kapatid namin na nanonood ngayon sa aming Facebook Live. At huwag niyo pong kakalimutan na i-share and like. And please, sa mga nandyan po na tumututok sa ating mga Facebook ay sa ating YouTube, please, pakisubscribe po ang Macau, El Shaddai Macau Chapter. At syempre, press the subscribe and the bell button para po ma-notify kayo sa mga marami pang mga update ng mga video po ng Macau Chapter. Amen ba? Kaya naman ang lahat ay inaanyayahan na namin tumayo. At habang tumatayo, tumatayo lang muna. Oo. Opo. No, habang tumatayo po, ay sinasabi sa kapatid-kapatid. Teka lang muna ha. Okay. At syempre po, ngayong gabi nito, tayong lahat ay dumulog muna sa presensya ng Espiritu Santo sapagkat alam natin na siya ay nasa ating kalagitnaan. At syempre, ang mangumuna sa atin sa pagsamba, ang ating kapatid na pinagpala, nang galing pa sa Mekeni, sa Pampanga, Sister Lynn. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Anihan po natin ang banal na Espiritu at tunay na karapat dapat na purihin natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. Welcome you, Holy Spirit of God. Yes, Lord. Hallelujah. We give you praise. Bless you, Lord. We magnify you, Holy Lord. Oh, your worship. Hallelujah. Oh,
Spirit. Amen. Malakas na papuri kay Yahweh El Shaddai! Hallelujah! Amen! Hallelujah! At naniniwala ko, yung kagalakan ng inyong palakpak abot hanggang kalangitan. Amen! Amen! Naniniwala ko, no, sa araw-araw na pagpupuri natin sa Panginoon, tunay na nagagalak ang ating Panginoon. Yes, the Lord! Amen! At lalaman ang lahat na magchacha? Amen! Magmarcha! Amen! Amen! Magbugi! Amen! At lumundas! Amen! Amen! Sige po, lahat po ng inyong pag-awit, pag-indak, ay ibigay natin Amen. Sa Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Yahweh! Sa
Praise the Lord. Tunay na napakasarap magpuri kay Yahweh Shaddai. Amen? Amen? Sa kabila ng kapaguran natin, sa pagpupuri nito, naihibsan lahat ng ating kapaguran. Amen? Amen? Na kayong nanandirito, nagaling sa trabaho, tunay, na dito kay Yahweh Shaddai natin nasusumpungan ang tunay na kapayapaan ng ating puso't isipan. Amen? Kaya naman, kapatid, sa patuloy nating pagpupuri kay Yahweh Shaddai, itaas natin ang ating mga dalawang kamay at ipikita ang ating mga mata. Patuloy natin papurihan ang ating Panginoon. Na Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, kahit saan dako man kami naroroon, patuloy ka namin aawitan. Patuloy at patuloy ka namin iniibig, Panginoon, ang iyong kalwalhatihan, kadakilahan, ay karapat dapat ang parangalan. Kaya naman, Lord, sa mga oras na to, ahandungan kita ng aming mga awit na nagbumula sa aming mga puso, Panginoon. Yes. Oh, hallelujah. Thank you.
pataas na papuri, Panginoon. To God be the glory. Purihin natin ang Diyos! Lahat ng may buhay pumalakpak! Lahat ng pinagpala sumigaw! Pwede na ba? Okay, pwede na pala eh. Okay, lahat pumalakpak? Sumigaw! Sabi mo sa'yo katabi kapatid. Asahan mo. Asahan mo. Ngayon na. Ngayon na. Dumating na. Dumating na. Amen ba? Amen. Kung ano man yung dumating at ngayon na, kayo na lang ang nakakaalam nun. Amen. Amen ba? Amen. Amen. Wala na tayong mubo sa presensya ni Yahweh El Shaddai at nais po namin kayong muli na anyayahan na kung sino man po ang bagong dalo sa gawain na ito ay pwede po pumunta dito sa harapan upang kayo po ay aming ma-welcome ng aming mga kapatid sa pananampalataya kay Yahweh El Shaddai. Meron po bang bagong dalo? Ayan, wala po tayong bagong dalo. No? So, sabi mo sa'yo katabi kapatid? Kapatid! Sa Linggo? Sa Linggo! Sa Martes? Sa Martes! At Biyernes? At Biyernes! Mag-akay tayo, ha? Mag-akay tayo, ha? Amen. Kasama yung ha. Amen ba? Okay, tunay nga po, no? Na meron man lang tayong isang maakay. Tunay nga na tayo'y pagpapalain ng Diyos. Amen ba? Ating pag-asamin-asamin, ating ipanalangin na tayo'y makaakay. Amen ba? Sabi nga, kung tayo ngayon na nandito ngayon sa Fatima ay 20 o 25, mag-akay ang isa bawat isa sa atin na susunod, meron tayong 50. Amen ba? At baka sa susunod, hindi na dito ang gawain kundi sa Fatima Hall na. Amen ba? Kahit weekdays fellowship. Pero dahil nga tayo'y nag-aakay, baka hindi na dito ang gawain sa San Malo na. Amen ba? Wala yung posible sa Diyos. Amen ba? Amen po ba? Huwag po tayong makontento na tayo-tayo na lang. Amen ba? Pagsawaan natin yung mga mukha ng ating katabi para tayo'y makaakay ng mga bagong kaluluwa kay Yahweh El Shaddai. Amen ba? Amen. Sino mag-aakay? Taas ang kamay! Ay. Yung iba nag-aalinlangan pa. Pero pag dinisayo natin yan, walang imposible sa Diyos. Amen ba? Okay, sino pa po? Ay, sino pa? Dumako na tayo sa pangatlong yugto ng ating programa na kung saan po mag-share ang mga taong pinagpala ni Yahweh El Shaddai para atin silang pakinggan. Okay, sino po ang pwedeng manguna na tumayo ngayong gabing ito upang ipatotoo ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay? Okay, sino po? Sister Risa yata, may papatotoo. Palakpakan natin si Yahweh siya. Kaya nag-dress eh. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, lalo na kay Yahweh El Shaddai. Pinasasalamatan ko lang po siya kasi kanina umaga po, kanina alas 6, tumawag po yung mama ko na na-aksidente po yung ate ko, bumunggo po yung sasakyan. So, salamat sa Diyos dahil kaya pala nangyari yon dahil iniwasan nila yung moto ay yung tricycle na puno daw ng sasakyan. So, tricycle parang sasakyan. Puno ng side. So, mas inano nila na ipihit na lang yung sasakyan. Bumunggo po sila dun sa puno at talagang ang pag-iingat ni Yahweh El Shaddai ay sobra-sobra dahil may nakaharang dun sa sasakyan, kaya hindi sila gumulong-gulong dun sa bangun na dapat na ano kanila. At clear din po yung x-ray nila, walang kahit na anong injury. Yung sasakyan lang talaga, ang sumasakit ang ulo yung nanay ko ngayon. Pero maraming salamat sa Diyos dahil wala siyang hinayaan na mapahamak. Dahil sabi ko nga yung sasakyan, pwedeng ipagawa yan or pwedeng mas palitan pa ng mas maganda. Kaya Lord,
Maraming maraming salamat po sa pag-iingat sa buo naming pamilya kahit na nasa Pilipinas sila at nandito kami. Kaya naman sa Diyos namin tinataas ang papuri at pasasalamat. Pagingin natin ang Diyos sa buhay. Ngayon lang po ako nakakita at nakarinig na ang tricycle ay maraming sasaktan. No? Tunay nga, no? Na ang pag-iingat ng Diyos ay hindi lang nasa atin, kundi pati sa ating mga mahal sa buhay. Amen! Amen ba? Amen. Sabi ng pangako niya sa Isaiah, di ba? Isa man ang maglingkod sa inyo, ililigtas ko kayong lahat. Amen. Ililigtas ko ang inyong sambahayan. Amen ba? Kaya naman yung paglilingkod natin dito sa Macau, hindi lang tayo ang nakikinabang, kundi ang ating buong sambahayan. Amen, amen. Amen ba? Kaya palakpakan natin si Yahweh Shaddai. Totoo yung sinabi niya sa Salmo 91, lalabayan tayo ng kanyang malabay na pakpak. Amen. Amen ba? Amen po. At syempre po, mag-shoutout muna tayo sa mga nakikinig sa atin, si Sister Lerma. Lerma Azares, hello po, sister. Alam namin na sa mabuti kayong kalagayan. Pwede kayo magpa-shoutout. Mag-PM lamang po kayo at kasabihin po ng aming mga secretary dyan. Amen ba? Para marami tayong subscribers. Mag-shoutout na tayo during the ano, no? At binabati namin yung nanay ni Brad. Hello po. Okay. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos sapagkat bago pa mag-pandemic na yan, meron ng ganyan. Amen ba? Kahit na nasaan man tayo, nasa mansulok mundo tayo, basta may internet, basta libre internet, nandun ang Pilipino. Amen ba? Okay, sino pa ang pwede mag-share ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay para sa ating pangatlong ito ng programa ito? Tawagin po natin ang ganito ng Pampanga, si Sir Dean. Napakaraming biyaya ni Yahweh Shaddai. Amen. Una sa lahat, yung aming kalakasan na nanggagaling sa Kanya. Nagpapasalamat ako kay Yahweh Shaddai sa katagumpayan ng siksikliglig gumapaw na biyaya, yung harvest namin sa fish pan. Salamat, Panginoon. At pangalawa, Diyos ko, nagkaroon kami ng problema sa aming flat. Nagkaroon ng renovation dun sa aming katabing bahay. Yung wall namin mula kitchen hanggang kwarto, basag po yung wall namin. So, nagkaroon ako ng problem. Sabi ko, lilipat na lang kami ng bahay. Pero hindi pinahintulot ni Lord John kasi nag-offer po yung aming may-ari ng bahay na yung contractual dun sa tabi namin na building, sasagutin niya po yung pag-stay namin sa hotel for 1 week at i-renovate yung bahay namin, pati na pintura. Kaya Lord, thank you dahil sa kabila ng kapaguran talaga itong mga nakarang araw. Sabi ko, magpapalam yata kay Sister Janet, huwag munang mag-lead. Pero hindi Lord, hindi, kaya ko to. Sabi ko, kaya ko. Kaya salamat kay Lord sa patuloy na kalakasan sa kabila ng mga problema. Tunay na pag nakiyawel siya dahil ka, anuman, gaano mong kabigat ang problema mo, hindi yun makikita sa ating itsura. Amen? Amen. Dahil si Lord ang ating kasama. Kaya amen. Thank you Lord, thank you Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin si Yahweh Shaddai, no? Magandang pala yung nababakbak yung ating mga nakakapag-stay tayo sa hotel. Lord, baka yung bahay namin. Baka gusto mo lang, Lord. Dito kwarto nyo lang. Hindi, ito na nga, no? Na anumang bagay yan, kahit pangit na bagay yan, iti-turn yan ng Diyos na pagpapala sa'yo. Amen. Amen ba? Alam mo, nung isang last month, nag-usap kami ng aking ipag, yung na-disgrasya si Sister Ria. Sister Ria, alam po nakikinig ka ngayon, namamagay yung mga braso. Stay put ka lang dyan, no? At makinig ka at ang kinin mo na, magaling ka na. Amen. Alam mo, nag-usap kami yung last month. Sabi ko, alam mo, Sister Ria, yung pandemic na ito, ay pagpapala sa iyo. Sabi ko gano'n sa kanya. Bakit? Sabi niya gano'n. Kasi, biro mo, lumuwag ang Canada. Lumuwag po ang instruction, ang ano ng Canada. Kaya po, sa September, aalis na silang mag-ina. Pumunta na sila ng Canada. So, dahil nga po sa pandemic,
na-realize ng Canada na mas kailangan nila ng maraming tao sapagkat si Sister Rhea po kayang anak, taon na ang hinihintay nila at ilang beses na po silang na-deny. No? Pero ngayong pandemic na ito, doon in-answered prayer ng Diyos ang kanyang pananalangin. Ito umangon na walang pandemic sa mga anak ng Diyos sapagkat kung pagpapalain ka ng Diyos kahit sa kalagitan ng pandemic na yan, pagpapalain ka. Amen! Amen ba? Amen ba? Tingnan natin yung nangyari kay Joseph, di ba? Na binugbog ng kanyang kapatid, binenta sa Egypt, sa mga Egypto, yung pala, plano ng Diyos para iligtas ang sambahayan ni Jacob. Amen. Amen ba? Kaya yung mga problema na yan, ano mga pandemic ng buhay nyo na yan, ititurn niyan ni Yahweh Shaddai para isang malaking pagpapala Amen. Sa ating buhay. Amen ba? Kaya lahat ng mga pinagpala, tumayo na at tayo'y makikinig na ng mabuting balita ni Yahweh Shaddai ng ating gagamitin. Ang gagamitin niya ngayon upang magpahayag dito ang ating kapatid na pinagpala, Brother Aldrine Gailan, ating awitin ang El Shaddai. Yeah.
Aming Diyos na nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming pong Panginoong Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas, ay pinupuri ka namin at sinasamba. Niluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan at walang hanggan ka namin na pasasalamatan sa iyong kabutihan. Salamat po Panginoon sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat sa mga biyaya at pagpapala na nag-uumapaw na sa araw-araw ay amin pong natatanggal. Tunay nga, Panginoon, bawat aming pangangailangan ay iyong ginatatagpo. Bawat aming kahilingan ay iyong pong tinutugon at sinasagot. Lahat ang iyong lingkod, Panginoon, na dapat na lumalapit sa iyo, tunay nga, hindi mo sila binibigo bagkos, pinagpapala mo sila. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa kabila ng kakulangan namin sa iyo, nananatili kang mabuti at tapat. At sa gabi pong ito, sa aming pananalangin sa iyo ay nais namin, Panginoon, na humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Linisin mo nawa ang bawat isang pusa amin sa lahat ng aming mga karumihan. Patawarin kami sa aming pong mga kasalanan at uli, gawin kaming karapat-dapat sa gabing ito na makapaghandog sa iyo. Gawin kami, Panginoon, sa gabi pong ito na karapat-dapat na makalapit sa iyo at tanggapin ka sa aming pong mga buhay. At sa muli, Panginoon, ang mga daladala namin kahilingan, ang daladala namin mga prayer requests, Lord, itinataas po namin sa iyo. Pinagkakatiwala din namin sa iyo ang pabuuan ng gawain po na ito. Pagpalain mo nawa ang iyong mga salita na amin pong pagninilayan. Nawa'y tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan na ang mga panalangin at kahilingan namin, tinutugon mo ito, Panginoon, to the best that you can. At sa mga the best na pamamaraan na dapat namin itong tanggapin. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti, at ikaw ang Diyos na tapat. Muli, Panginoon, sa inyo namin ipinagkakatiwala ang gabi pong ito. Inaangkin po namin, Panginoon, na ang bawat isa na tunay pong makikipag-isa sa inyo at tatanggapin kayo sa aming mga buhay. Ngayon pa lamang, Panginoon, answer prayers na. Ito po ang aming nagkakaisang sagot panalangin sa makapangyarihan ng pangalan na aming Panginoong Jesus at kaisa ng pananalangin ng aming inang birhen na si Maria. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin pong purihin ang Panginoon. Oh,
Espiritu sa pinang nakahanap tulungan ka. Hallelujah, hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap man at basahin ang mabuting balita ng Panginoon. Buksan natin sa Ebanghelyo na po sa New Testament. 1 John chapter 5 mula po sa verse 13 hanggang sa verse 15. Ito po ang sinasabi sa wikang banyaga. I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. May lakas ng loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. At dahil alam natin pinapakinggan nga niya tayo, alam din natin ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Palakpakan natin si Yahweh al-Shaddai. Yung malakas na papuri, parangalang palakpak. Yung palakpak na umaabot sa langit. Yung palakpak na mga answered prayer. Praise the Lord. And so sa gabing ito, bago po tayo magsiupo, harapin muna natin yung ating katabi at sabihin natin, kapatid. Kapatid! Sa pangalan ni Jesus. Ikaw at ako. Na nakarating sa gabing ito. Uuwi tayo. Na answered prayer. Ang ginig mo na. Amen po ba? Amen! Palakpakan natin si Yahweh al-Shaddai. Praise the Lord. So whatever that is, kung ano yung panalangin natin sa ating pong Panginoon, ang kini natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, uuwi tayong taglay natin yan. Amen, Amen po? So, sige po, ang lahat ng answered prayer makakaupo na nagpapasalamat sa Panginoon. So once again, salamat sa ating Panginoon sa biyaya ng araw na ito at salamat po sa ating Panginoon sa pagkakataon po na ito no, na tayo po ay nagkakatipon upang pagnilayan ng kanyang mga salita at patuloy po na magsuri sa ating mga sarili at patuloy po na lumago sa ating pong pananampalataya at paniniwala sa ating pong Panginoon. Ano? So bago tayo mag-start, ano, binabati ko po muli yung ating mga taga-subaybay na saan man po kayong bahagi ng daigdig.
mapagpalang araw o gabi po sa inyo. Ayan, mula po ito sa mga kapatiran, ano po, dito sa Macau chapter. So, in behalf ng kabuuan ng Macau chapter, ano po, kami po ay bumabati sa inyo ng mapagpalang araw o mapagpalang gabi. And, nawa po, ano, sama-sama tayong magnilay sa salita ng Diyos at sama-sama rin po tayong pagpalain niya sa ating mga kanya-kanyang buhay. So, my dear brothers and sisters, meron po akong paunang tanong, ano, sa bawat isa sa atin. So, do you believe that all your prayers are being answered by God? Amen. Amen. Kayo po ba ay naniniwala na lahat ng panalangin natin ay tinutugon ng ating pang? Amen. Amen. So sabi nga sa ating pumbinasa, no, particularly sa verse 14 hanggang sa verse 15, napakaganda po, no? May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay Niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam natin pinapakinggan nga Niya tayo, alam din natin ibinibigay Niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. So my dear brothers and sisters, siguro kung pag-iisipan po natin, ano, kung tatanungin natin ang ating mga sarili, what was the greatest prayer of man that has been answered by the Lord? Sa Tagalog, ano ba yung pinakamalaking answered prayer na natanggap ko sa ating Panginoon? Siguro isa na doon sa mga prayers na yun, isa sa mga greatest answered prayers natin natanggap ay ang magkaroon tayo ng pagkakataon na makarating dito sa Macau para pagtrabaho. Ano po, isa na sa malaking pagpapala ng Panginoon at sa dami-dami ng naripan, nananatili pa rin tayo dito. Iko-provide natin yung needs ng ating family. Siguro, sa iba hindi big deal yun. Pero isipin po natin, ano, ang daming mga tao sa Pilipinas ang naghahangad na magkaroon ng oportunidad na makapag-work dito sa Macau. Na yung mga nararanasan natin sa kayo na pagpapala ay maranasan din po nila. Sa tunay po, mga kapatid ko at magulang, lahat ng panalangin po natin, ito'y tinutugon ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Lahat ng panalangin natin, ito'y tinutugon ng ating Panginoon. Especially kung ang panalangin po natin ay ayon sa Kanyang kalooban. Hindi magtatagal, darating yung natatanggapin po natin. Bakit? Kasi ito yung nais ng ating pong Panginoon. For His perfect will na maganap sa ating pong mga buhay. And so, ito nga po, no, it doesn't matter kung matanggap natin agad o hindi pa yung ating mga kahilingan. Ang mahalaga, ang dapat nating malaman, bawat panalangin at pagtawag natin, tayo'y Kanyang itugunin. Hindi mahalaga, kapatid, kung matagal ka naghintay sa panalangin mo kung hanggang ngayon hindi pa dumadating. Hindi mahalaga kung dumating agad at tinanggap mo na agad yung katubunan sa iyong kahilingan o sa iyong panalangin. Ang mahalaga, itong dapat nating malaman at tandaan na sa lahat ng panalangin natin, dinidinig tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon, ang Kanyang pagpapala, dumadating sa ating pong mga buhay sa tamang panahon niya. Amen po ba? Amen. Sa tamang panahon niya. So harapin yung katabi mo, sabi mo sa Kanya, alam ko, may matagal ka na kahilingan na hindi pa nadating. Pero huwag kang mag-alala. Naririnig ka ng Diyos. Darating yan. Tamang panahon ng Panginoon. Amen po ba? Darating po yan sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon ng ating pong Panginoon. Because sabi nga po, no, God has planned great things for us. Meron na siyang magandang plano para sa ating pong magandang kinabukasan. Meron siyang magandang plano para sa ating mga buhay, for our personal life, for our family, for our loved ones, for our dreams. Sa lahat ng mga pangarap natin. At sabi nga ni Father Pong Sanchez, ano, sa isa sa kanyang mga reflections, hindi iaalaw ni Lord na hangarin mo yung pangarap na yan kung hindi niya kayang ipagkaloob sa iyo. Hindi ka magkakaroon ng magandang pangarap sa iyong buhay kung hindi yan inspired ng ating Panginoon. Hindi mo hangarin na magkaroon ng ganyang dreams kung hindi kayang tugunin ng Panginoon niya. Lahat ng pangarap natin, lahat ng kahilingan natin, sa totoo lang, kayang tugunin at ipagkaloob ng ating Panginoon. Especially, ano po, kung ang kahilingan o pangarap na yun ay ayon sa Kanyang kalooban. Kung ayon sa Kanyang kalooban. Yan po huwag natin kakalimutan. Kung ating mga kahilingan ay ayon po sa Kanyang kalooban. At lahat ng pagpapalang dumadating sa ating pong mga buhay, lahat ng blessings nating na-experience, may mensahe ang Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, may mensahe sa iyo. May mensahe sa iyo. Ang Panginoon. Ang Panginoon. Kaya tayo nananatili rito. Amen po ba? Kapatid, kaya tayo nananatili rito, may mensahe ang ating pong Panginoon. Yun nga lang, ito yung problema sa ating minsan. Ano po? Hindi natin lubos na mauunawaan ang pangungusap po ang mensahe ng Diyos kung pinangungunahan natin siya sa mga dapat niyang sabihin. Sa ating kasing pananalangin, ito yung mga pagkukulang po natin minsan. Dinidiktahan natin sa Lord kung ano yung gusto nating marinig mula sa Kanya. Not knowing or not considering, ito ba talaga yung kalooban ng ating Panginoon?
Minsan masyado tayo nag-i-insist na Lord, ito ang gusto ko, itong pangarap ko. Pero let us try also to consider in the long run. Ano, magiging kapakipakinabang ba sa iyan for the rest of your life? Magiging kapakipakinabang ba yan para sa iyong apa? Magiging pagpapala ba yan para sa iyo, para sa iyong mga mahal sa buhay? Kasi meron tayong mga kahilingan out of our selfish desires. Hello? Hello? Meron tayong mga kahilingan, meron tayong mga panalangin out of our selfish desires. Palagi natin tatandaan na sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Sa Our Father, sinabi ko ng ating Panginoon, sundin ang loob ko dito sa lupa para masalangin. Hindi niya sinabi sa panalangin na Lord, sundin mo ang kalooban ko. Kundi ang sinabi ng ating Panginoon Jesus, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Alam niyo po, ano, maraming tao nakaka-experience ng frustration at nagtatampo sa ating Panginoon kasi iba yung dumadating sa kanila kaysa sa kanilang ipinadalangin. Tama po ba? Tama po ba? Hindi ko lang po na-experience na po natin yan, ano? Pero may hinihiling tayo, pero iba yung dumating. Nagtataka tayo minsan, Lord, bakit iting dumating? Iba yung ipinalangin, pinadalangin ko. Sa atin pong pananalangin, sa atin pong Panginoon, huwag po natin kakalimutan na lubos at ganap na magtiwala sa Kanya. Lord, this is my request, and this is my prayer. But if it's not according to your will, redirect my heart. Alam niyo po, no, yan po yung palagi kong ipinapanalangin sa Panginoon. Lord, kung hindi ito yung kalooban mo para sa akin, ikaw ang masunod. Pero kung kalooban mo ito para sa akin, gumawa ka ng paraan para matanggap ko ito. Huwag natin nakalimutan, mga kapatid ko at magulang, na may magandang plano ng inilalaan ng Panginoon para sa atin. Huwag natin papangunahan ang Panginoon sa mga bagay na gusto niyang gawin at mangyari sa ating po mga buhay. Palagi natin hihilingin na maganap sa ating mga buhay ang kanyang banal na kalooban. Kapatid, God answers our prayers. Yes. Lahat ng panalangin natin, tinutugon at naririnig ng ating pong Panginoon. Pero kung gusto mong matanggap yan, agad, kung gusto mong ma-receive yung blessings ni Lord na po sa tamang panahon ng ating Panginoon, iayon mo yung iyong puso sa kanyang banal na kalooban. Harap ka sa katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag mong kakalimutan. Mas matalino pa rin ang Diyos kaysa sa iyo. Amen po ba? Amen. Ito pa, mga kapatid, isa pa, no? Kung minsan, binibigyan natin ng deadline si Lord. Hello? Binibigyan natin ng deadline si Lord. Lord, gusto ko, by this age, kailangan meron akong ganito. Ito yung prayer request ko sa iyo, Lord. Kapatid, uulitin ko po, iba ang timeline ng Panginoon sa timeline natin. Lahat ng blessings natin, lahat ng perfect blessings, dumarating yan sa perfect timing din ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag natin mamadaliin ng Panginoon. Sabi nga, no, don't be impatient. God's delay is not God's denial. Amen po ba? Amen po ba? Harapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, don't be impatient. Don't be impatient. God's delay is not God's denial. Amen po ba? Huwag tayong maging mainipin. Ano po? Huwag tayong maging atat. Ayan, ito yung sinigiging problema natin. Kapag masyado tayo nagiging inipin, kapag masyado tayo nagiging atat, nakakalimutan na po natin na si Lord nakaplano lahat yan kung kailan darating sa ating mga buhay. Yung mga pagpapalang hinihingi natin sa Kanya. And so, siguro iniisip natin na parang dinedenay ni Lord yung ating mga prayer. Pero kapatid, lahat lang yan nakaayon sa banal na plano ng Panginoon. Maybe, God is waiting for you. Ano po, para maging karapat-dapat sa pagpapalang hinihingi. Kasi ayaw ng Panginoon na yung pagpapalang dadating sa iyo ay maging sanhi ng paglayo mo sa Kanya. Hello? Hello? Nakakasalat po ba tayo? May mga pagkakataon po kasi sa ating mga buhay na dumadating sa atin yung malaking pagpapalang hinihingi natin. Pero nakakalimutan natin na maging faithful and loyal pa rin sa ating Panginoon. We ask for business. Ano po? We ask for treasures. Financial blessings dito sa lupa. Pero dahil masyado tayong na-enjoy at na humalim doon sa financial blessing na yun, nakalimutan natin meron pala tayong commitment ng covenant kay Lord. Hello? Hello? Nakakasunod po ba tayo? May mga tao humihingi ng asawa sa Panginoon. Lord, bigyan mo ang asawa. Nung binigay yung asawa sa kanyang, masyado na humalim sa kanyang asawa. Nalimutan yung nagbigay sa kanya ng asawa. Kung minsan nagkakaroon pa ng conflict, yung asawang binigay na yun ang nagiging dahilan para lumayo ka kay Lord. Kapatid, hindi gusto ni Lord na yung blessing na ibinigay niya sa iyo ang maging dahilan para lumayo ka sa Kanya.
malalaman mo karapat-dapat o naaayon sa kalooban ng Panginoon yung dumating na blessing sa'yo. Kapag yung blessing na dumating sa'yo, mas ilalapit ka sa Panginoon. Amen po ba? Harap ka sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, naniniwala ako. Naniniwala ako. Na ikaw. Na ikaw. Blessing the Lord sa akin. Blessing the Lord. Amen po ba? Amen. Sikapin natin, mga kapatid ko at magulang, na dahil tayo, ang bawat isa sa atin ay blessing sa bawat isa sa atin. Sikapin po natin na ang bawat isa mas mailapit natin sa Panginoon. Patunayan po natin na hindi nagkamali si Lord na maging blessing tayo, maging instrument tayo na maging blessings o pagpapala sa ating kapwa. Amen po ba? Nakakasunod tayo. So ito po yung pagninilayan natin sa gabi nito, no? God answers prayers in a way that is best for us. May mga nagtatanong po sa akin na, no, dahil isinare ko sa kanila itong topic na ito. Brad, what is your inspiration about that topic? Sabi ko, sa totoo lang, ang naging inspirasyon po nito, ano, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil every Wednesday night, wala tayong gawain, meron tayong service sa San Agustin. Ano, maagad po ako nagpupunta doon para mag-set up. So, madalas, nauumpisahan ko po yung novena, ano po, para sa Our Lady of Perpetual Help. Ano po, yung ina ng laging saklo. Ano. So, isa sa mga prayers doon, sinasabi na hinihiling sa ating Inang Maria, ano po, na ipanalangin tayo, ipanalangin ang bawat isa sa atin, ipanalangin ang lahat ng mga kasama at present sa novena na yun, na maunawaan at ma-realize na tinutugon ni Lord ang lahat ng ating panalangin. Na tinutugon ni Lord ang lahat ng panalangin natin in a way that is best for us. Ibig sabihin, sa pamamaraan na alam ni Lord na the best para sa atin. Amen po ba? Amen. May mga prayers tayo na ina-expect natin na sa ganitong pamamaraan, tutugunin tayo ni Lord. Pero hindi minsan sa ganung pamamaraan dumadating sa atin yung blessing na iniingi natin. So pag dinayan po natin, my dear brothers and sisters, may mga panalangin tayo na hinihingi sa ating Panginoon, pero iba ang nadating. Pero tatandaan po natin, God answers prayers in a way that is best for us. Alam niyo po, no, yan ang isa sa pinagdilayan ko kahit nung ako po'y wala pa dito sa Macau. Sabi ko nga, bilang isang preacher, maraming lumalapit sa atin. Ano, siguro maraming magre-react dito sa aking experience na ito. Maraming naglumalapit sa akin para ipag-pray yung kanilang mahal sa buhay na may sakit. I am praying na Lord, kung anong kalooban mo mangyari sa tao ito. Pero itinataas namin sa sayo at inihiling namin sa nagkakaisang panalangin. Na nawain, unat kong yung mapagpalang kamay and grant to this person total healing and deliverance. Pero hindi lumilipas ang isang buwan na mamatay. Nagtataka ngayon ako, no? Nagtatanong ako, Lord, tingin ko naman maayos naman yung prayer ko. Tingin ko naman nagkakaisa kami sa prayer. Tingin ko sincere siya sa aming pananalangin. Talagang nakapikit siya at nakapikit din ako. At alam ko, nagaling sa puso ko yung pananalangin. Pero Lord, bakit ginawa ko? Yan din yung pinagtatakan ko. Pero alam niyo po, na-realize ko din, mga kapatid, na perhaps, that is the best thing na gustong gawin ni Lord para sa tao. Kasi ayaw niya nang mag-suffer yung tao yun or yung family ng tao. Imagine, my dear brothers and sisters, hindi naman sa gusto ko, no, nakunin ni Lord yung may sakit na yun, kundi ang high school din siyempre gumaling yun. Pero iba ang pamamaraan ng Panginoon. Siguro kung makaka-recover yung taong yun, mananatili sa hospital na mas matagal, mas mapapagasos sa pamilya. Alam naman natin na hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas ang may capacity. Ano po, may kapasidad, may kakayanan na mag-alaga ng mahal sa buhay na nasa ospital. Ano, kung pag-iisipan po natin, mga kapatid, hindi ko gusto na mamatay ang tao yun. But perhaps, that is the will of the Lord. God answers prayers in a way that is best for us. Kapatid, kung humihingi ka ng anumang pagpapala sa Panginoon ngayon at hindi pa siya dumadating, siguro, may mga dumadating pero hindi pa yun para sa iyo. Hindi yun makakatulong sa iyo. Siguro makakadistract yun sa paglilikot mo sa pananampalataya mo. Pero kapag dumating ang pagpapalang inilaan ng Diyos para sa iyo, mas lalo kang pagpapalain sa iyong buhay. Mas lalo kang mag-inspire na maglingkod sa Kanya. Mas lalo kang mag-inspire na maging generous, na maging mapagbigay, na mag-offer ng iyong sarili sa ating Panginoon. Kasi nararamdaman mo na yun ay pagpapalang dumating sa iyo galing sa Panginoon. So, God answers prayers in a way that is best for us. So, in order for us to better understood, ano po, mas maunawaan po natin itong konsepto na ito that God answers prayers in a way that is best for us. Sa kanyang pag-iisip ano, at God's point of view, na ito'y karapat dapat para sa atin, hindi lang sa point of view natin. Kasi may idea tayo ng perfect. Tama po ba?
May idea tayo ng perfection. May idea tayo ng ito yung tamang timing. May idea tayo ng ito, sa ganitong paraan dapat dumating sa atin. Pero palagi natin tatandaan, iba ang isip ng Diyos sa isip ng tao. Amen po ba? Amen po ba? Sabi nga ni St. Augustine, no? Yung mysteriousness ni Lord. Sabi niya, God's mysteriousness or God's mystery. Kung kaya mong unawain, ibig sabihin, hindi Diyos yun. Kung kaya mong unawain sa iyong isip ang pagka-misteryo ng Panginoon, hindi siya Diyos. Pero dahil walang kahit sino man sa atin ang kayang umunawa ng kanyang misteryo, ng kanyang pamamaraan, yung mysterious face ni Lord, ibig sabihin, nananatili siyang almighty o makapangyarihan. Kasi minsan, kumikilos si Lord, taliwas sa iniisip natin. Taliwas sa gusto natin. Kasi meron siyang mensaheng gusto iparating. Amen po ba? Kaya nga po, palagi tayong ina-encourage ng Ebanghelyo ng mabuting balita ng ating Panginoon na tayo po'y magpakumbaba at magpasakop sa kanyang kalooban. Kasi kung tayo magpakumbaba at magpapasakop sa kanyang banal na kalooban, kung ano dumating sa atin mula sa kanya, tatanggapin natin. Nung walang pagre-reklamo, tatanggapin natin ng maluwag sa ating kalooban. Tatanggapin natin ng malaya. Bakit? Kasi alam natin, igagawin ng Diyos. Amen po ba? Alam natin may plano ang Diyos. So, to better understood or understand itong konsepto na ito, mahalaga na sa ating pong pananalangin, ano po, habang tayo ay nananalangin, tayo po ay naghihintay at naghihintay. God answers prayers in a way that is best for us. So habang ikay nananalangin at sa iyong pananalangin, sa paghingi mo sa Panginoon, dahil tinutugon naman ni Lord lahat ng prayer natin, ang dapat natin gawin, magnilay at maghintay. Harap ka sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, magnilay. Magnilay. At maghintay. Maghintay. So ano pong ibig sabihin itong magnilay at maghintay? Sa ating pong paghihintay, mga kapatid, hindi tayo dapat kung ano nung ginagawa natin. Kundi habang tayo po ay naghihintay, kasi persistent yung prayer natin, tama po ba? Pinagninilayan din po natin. Ano nga ba talaga ang kalooban ng Panginoon? Isinurrender ko ba talaga ang aking pagtitiwala sa kamay ng Panginoon? Or ini-insist ko ang isang bagay na mangyari sa ating buhay at hindi ko na pinakikita ng Panginoon. So let me share this to you, no? Yung sa John chapter 11, verse 4 to verse 7. Ayan. Ito po yung istorya ni Lazaro, no? So basahin lang po natin yung verse 4 hanggang sa verse 7. Ano pa din natin basahin mamaya sa inyo pong mga tahanan na yung kabuuan ng chapter 11. So nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi niya ay kamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Martha, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng dalawang araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. So bakit ito po naibahagi sa atin? Binanggit sa Ebanghelyo nating binasa, no? The chapter 11, na ang magkakapatid na si Maria, si Martha at si Lazaro, malapit sa puso ng Panginoon. At kapag malapit sa puso mo ang isang tao, lahat ng kahilingan niyang gagawin mo. Tama po ba? Lahat ng kahilingan niyang gagawin mo, lahat ng gusto niyang ibibigay mo. Kahit kaya hindi humingi sa'yo, bibigyan mo. Bakit? Kasi malapit sa puso mo. Lumapit si Maria sa ating Panginoong Jesus with a good intention. Kasi may sakit si Lazaro. And at that time, Lazaro was dying. Mamamatay na si Lazaro sa kanyang sakit. So ang sabi ni Maria sa ating Panginoong Jesus, may sakit po ang inyong kaibigan si Lazaro. Hindi niya sinabi na puntahan niyo agad, pero ito yung gusto ni Maria. Kaya niya sinabi sa ating Panginoong Jesus kasi gusto niya na puntahan niya si Lazaro para pagalingin. Pero sa kanyang kahilingan sa ating Panginoong Jesus, hindi agad ito binigay ng Panginoon. Nabasa po natin na natili sila ng dalawang araw pa. At pagdating nila doon, patay na si Lazaro. So my dear brothers and sisters, sa ating pong paghihintay at pagninilay, maybe, God is still working. Or hindi lang maybe, God is still working. Kahit hindi pa dumadating yung ating pong kahilingan. Kahit hindi man dumating agad yung ating kahilingan or prayer request sa ating Panginoon, may ginagawa ang ating pong Panginoon. At ang sabi nga sa verse 4, ayan, nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos. At sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Kapatid, yung mga blessings na tinatanggap natin at the right moment, at the right time sa kalooban ng Panginoon, ito'y para mas maparangalan ang Diyos sa ating buhay. Amen po? Para mas maipakita ang kadakilaan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Bakit? Kasi kung pinagaling agad ni Jesus si Lazaro, parang hindi big deal yun sa kanila.
kasi may sakit na. Pero mas malaking miracle yung kanyang ginawa. Binuhay niya si Lazaro. Binuhay niya si Lazaro. So sabi nga lang kanina, God's delay is not God's denial. Mahal na mahal ng ating Panginoong Jesus, si Lazaro. Pero nag-stay pa siya for 2 days sa kanyang mission. Saka bumalik sa Pudelia. So ganyan din tayo minsan mga kapatid at magulang. Kaya naman, sa ating itong pananalangin, huwag tayong mag-iatak. Huwag tayong mainit. Amen po ba? Amen po ba? O harapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, huwag kang maiinit. Habang naghihintay ka, magnilay ka na rin. Amen po ba? Palakpakan natin si Yahweh Shaddai. So ito po ang una, no? Para mas maunawaan po natin itong konsepto na ito, habang tayo po ay naghihintay, tayo po ay nagninilay. Magnilay at maghintay. Pangalawa, iayon ang puso sa nais ng Panginoon. Iayon po natin ang ating mga kalooban sa kalooban ng ating pong Panginoon. Because the more we insist what we want, the more ka mapuprustrate. Kasi ang gusto ng Panginoon, pagpapasakop, obedience, kababang loob. Pero kung may bagay kang ipinipilit sa atin pong Panginoon, ipinapakita nito na mataas ang iyong kalooban. Amen po. Nakakasunod tayo. So, iayon ang puso sa nais ng Panginoon. Kaya nga po sa ating pananalangin, palagi natin hinihingi sa Kanya na Lord, kung ano kalooban mo, ang masunod sa akin. Lord, grant me wisdom para ma-discern kung ano ba yung kalooban mo sa hindi. Tanungin mo yung katabi mo. Humihingi ka ba? Humihingi ka ba? Ng wisdom kay Lord. Ng wisdom kay Lord. Ano kayong sagot niya? Amen. O yung wisdom tooth lang hinihingi natin. Kapatid, humihingi ba tayong wisdom kay Lord? Kasi sa bawat araw ng ating mga buhay, we are being confronted with many decisions. Pero kung wala kang discernment, at wala kang wisdom na nagmumula sa Panginoon, baka magbara-bara ka sa desisyon na yung ginagawa. Natandaan po natin na sa mga decisions na yun, marami sa mga desisyon na ito makaka-apekto sa ating buhay in the long run. Kapatid, hindi lang ngayon ang buhay. May bukas pa. At ang Panginoon lang nakakailan kung kailan makakatapos o kailan magtatapos yung bukas na yun. So while preparing for tomorrow, mas maganda na paghandaan natin sa ngayon with proper decision making. At sa pagdidesisyon natin, may karunungan nagmumula sa Panginoon. Para nang sa gayon, maiayon yung puso natin sa kalooban niya. Para hindi tayo na frustrate. Para hindi tayo na naninigyan ng dignidad na Lord, bakit hindi dumating? Amen po ba? So, katulad po ni Haring David ano, sa Psalms chapter 86, ang sabi po dito, a prayer of David, hear me, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Guard my life, for I am faithful to you. Save your servant who trusts in you. You are my God. Have mercy on me, Lord, for I call to you all day long. Bring joy to your servant, Lord, for I put my trust in you. Si Haring David, kung tutuusin, nasa kanya na ang lahat. Magaling siyang hari, talino siya at mayaman. Yung kanyang infantry o yung kanyang mga sundalo, kayang manakop ng ibang mga bayan at ibang bansa. Ganun katanyag, ano po ang bayan doon, na pinamuna ni Haring David o kanyang panahon at yung panahon ni Haring Solomon. Pero sa kabila ng kanyang katanyagan, sa kabila ng kanyang pagiging dakilang hari, ito yung kanyang palaging panalangin sa ating Panginoon. Guard me, O Lord, protect me, O Lord, for I am faithful to you. And I put my complete trust in you. Natandaan po natin, David was known as the man after God's heart. Ibig sabihin, yung puso ni Haring David, karamihan ang nilalaman doon naka-pattern sa puso ng Panginoon. Kaya siya naging man after God's own heart. Kaya siya naging tao na napakalapit sa puso ng Panginoon. Bakit kasi? Pareho sila ng puso ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kapati sa mga magkakaibigan, sabi nga no, ng psychology, kapag tumagal ang pagkakaibigan ng 7 years, 4 kids na yun. Pag tumagal ang pagkakaibigan ng 7 years, ibig sabihin, kahit magtagal pa yan, hindi naman sisira. Kasi tinest na yung pagkakaibigan niyo within 7 years. At within 7 years na yun, sa process na yun, doon yung malalaman kung ang puso niya ay connected sa isa't isa. Kung ang kalokohan niyo ay pareho. Tama po ba? Tama po ba? May mga magkakaibigan po na tingin pa lang, nagkakasundo na. Tingin pa lang yun. Bakit? Kasi connected na yung puso na sa isa't isa. At kung hindi kayo magka-pattern ng puso, magkaiba kayo ng gusto, magkaiba kayo ng dinanas, magkaiba kayo ng, sorry for the term, magkaiba kayo ng trip, hindi kayo magtatagal na magkasama.
Tama po ba? Tama po ba? Pero kung pareho kayo ng hiling, pareho kayo ng nais, magtatagal kayo. So ganito rin, my dear brothers and sisters, ano po, iayon ang ating puso sa kalooban ng ating Panginoon. Nang sa ngayon, bawat panalangin po natin, nagtitiwala tayo sa Kanya, tutugunin tayo ng Panginoon. Na kung hindi man dumating yung panalangin ko ayon sa aking inaasahan, alam ko, ito yung the best na iniisip ni Lord para sa akin. Tatanggapin ko. Marami sa atin, aminin natin sa hindi, marami sa atin, gusto na natin umuwi. Hello. Gusto natin umuwi. Brad, para makapagpakasyon lang. Gusto ko rin bumalik dito sa Macau para makapagtrabaho. Pero hindi pa siguro inaalam nun na makauwi tayo. Bakit? Kasi yung Lord, na napakahirap ng job opportunity, business opportunity sa Pilipinas. At yung iba sa atin, mga breadwinner sa family, kayo ang inaasahan. So kapatid, kung hindi matugunan ni Lord na ngayon ka makauwi, hayaan mo lang si Lord. Patuloy kang magtiwala sa kanya. Kung bugnot na bugnot ka na o ilip na ilip ka na dito sa Macau, gumawa ka ng paraan para mas mapalapit ka sa kanya. Kasi kaya ka lang naman naiinip kasi wala kang magawa. Hello. Mapaboring ka ba kung may ginagawa ka? Hello. Nakakasunod mo ba tayo? Para hindi mo maramdaman yung pagkabugnot o pagkainip, gugulin mo yung oras mo kasama ang Panginoon. O pag wala kang ginagawa, basahin mo yung Bible one chapter a day. Bago matapos yung isang taon, nabasa mo na cover to cover. Amen po ba? By that way, kapatid, mas mapapalapit ka sa Panginoon. Kaya nga po, habang naghihintay, nagdinilay tayo. Para nang sa ngayon, kung naman yung kanyang kalooban, nauunawaan din po natin. Mas magiging madali sa atin yung second step. Maiaayon natin yung puso natin sa kanyang kalooban kasi alam na natin yung kanyang kalooban. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. Tanongin niyo ang tabi mo, gising ka pa ba? Gising ka pa! Ano kong sagot niya? Yes! Buti naman. Lastly, my dear brothers and sisters, God answers prayers in a way that is best for us. So, dapat natin gawin, huwag tayong magsawang magtiwala sa Panginoon. Kahit yung mga kahilingan natin, hindi dumadating sa expected natin, magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. May perfect design si Lord para sa ating buhay. May perfect plan si Lord para sa ating buhay. Sabi nga po, no, ni Brother Mike, si Lord ang pinaka-perfect at pinaka-magaling na engineer or architect na makikita mo. Bakit? Kasi ang architect na dinidesign niya, mga building, at in engineer, titignan niyo mga building, ibang-ibang klaseng engineer. Pero ang Panginoon, siya ang greatest architect and engineer ng buhay mo. Amen po ba? Merong perfect design si Lord na nakadesign yung nakalaan para lang sa atin. And so kung alam natin yung kanyang kalooban, magiging madali sa atin na i-pattern yung ating puso sa kanyang kalooban. Kung meron tayong submissive heart, meron tayong obedient heart. And so lastly, kung tayo magsasawang magtiwala sa Diyos, kahit hindi maganda yung nangyayari sa paligid, God still is in control. God is in control pa rin. Kahit may mga hindi magagandang bagay na nangyari sa iyong buhay o sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid, mabuti pa rin ang Diyos. God is still in control. Yan ang palagi natin tatandaan. Kung tayo magsawa, magtiwala sa Kanya. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang Diyos na mabuti at tapat. Kapatid, marami ka bang panalangin na hindi niya tinugod. Pero marami kang hindi hiningi na ibinigay niya sa iyo. Kasi alam niyang kailangan mo. Kaya huwag ka magsawa, magtiwala sa Kanya. Kung babalikan natin sa Old Testament, ano, si Abraham, si Elizabeth, at si Zacarias, sa kabila ng kanilang katandaan, inihiling nila, Lord, bigyan mo kami ng anak. Sino pong gusto ng anak, tasang kamay? Yan. So yung mga single na nagtasang kamay, magkasama mo na kayo. Para mabigyan kayo ng anak ni Lord. Mahirap naman, hindi naman kasi Virgin Mary. Ano? Ayan. So my dear brothers and sisters, in their old age, Zacarias and Elizabeth, ganoon din si Abraham sa kanyang asawa, sa kanilang katandaan, hindi sila binigo ng Panginoon. Matagal man bago dumating yung kanilang kahilingan, dumating pa rin. Pero isang katangian ang hindi nawala sa kanila. Buo ang pagtitiwala nila sa Panginoon. Amen po? Buo ang pagtitiwala sa kanila ng Panginoon. Kapatid, kapag ikaw buo ang pagtitiwala mo sa Panginoon, alam mo na kahit magtagal yan, darating yan sa iyo. It may take a while, pero darating yan sa iyo. Ganon ang mindset at pakiramdam ng isang tao may tiwala. Sino po dito may mga asawa, taas ang kamay. Yan, nag-ibaba niyo na po. Kapag ang mag-asawa, parehong may tiwala sa isa't isa, kahit matagal lang hindi magkita yan, panatag yan.
Hello. Nakaka-relate yung iba. Kapag meron niyang pagtitiwala sa isa't buwang tiwala, kahit magtagal na hindi magkita yan, panatag yan. Bakit? Kasi alam nila na uuwi sila, magkikita sila na ayon sa kalooban ng Diyos, buo pa rin sila. Mahal pa rin nila ang isa't isa. Tatanggapin pa rin nila yung perfect design ni Lord para sa kanila. Ganun din tayo bilang mga Kristiyano kapatid. Magtagal man yung ating kahilingan na hindi dumadating, kung tayo may buong tiwala sa Panginoon, alam natin, tatanggapin pa rin natin yan. Maganda pa rin ang ilalaan ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin. So, bilang magtatapos po, no, God answers prayers, and sometimes, minsan, He goes so far beyond anything we ever believed could happen. So, ano po ibig sabihin yan? Ang Diyos tumutugod siya sa panalangin. At kung minsan, tinutugod nito ni Lord, far beyond, ibig sabihin, mas higit pa sa ating inaasahan. Mas higit pa sa maaaring nating isipin o mabatid o malaman. So, kapatid, huwag kang magsasawa na magtiwala sa Panginoon. Ang puso mo at ang puso ko, iayon natin sa kanyang kalooban. At habang naghihintay sa katugunan sa panalangin, magnilay tayo. Amen po ba? Matapos mo sa balikat ang iyong matabi, sabi mo sa kanya, huwag kang magsasawa na magtiwala sa Diyos. Huwag mong palilipasin ang bawat araw na hindi ka nakapagninilay. Amen po ba? Magsitayo po tayong lahat. Sa ating pagninilay, mga kapatid, naniniwala po ako na malalaman at mababatid natin ang kalooban ng Diyos. Mabibigyan tayo ng dagdag na pasensya at pagkakawa sa mga pagpapala na hinihingi natin na sa ngayon hindi pa nadarin. Kapatid, sa himig po na aming aawitin, ano, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Itaas niyo ang inyong mga prayer requests. O kung gusto niyo, ilagay niyo sa inyong tapat ng inyong mga dibdib. Ayan. So bawat mga panalangin na isulat dyan, bago niyo pa maisulat yan, alam na ng Panginoon yan. Bugtong hininga lang natin, alam na Lord yung pangangailangan na. God knows the deepest desires of our hearts. Alam na ang ating Panginoon po talagang pinapangarap natin. Alam na ang ating Panginoon higit sa lahat kung ano yung the best para sa atin. So sa himig na ito na ating awitin, kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras at sa lahat ng araw, ikay laging tapat kung magmahal. Kapatid, sa katapatan ng Diyos sa pagmamahal niya sa atin, sa totoo lang, alam niya kung ikasisira natin yung kahilingan natin o hindi. Alam niya kung ikasisira natin sa ating mga sarili o ikalalayo natin yun sa Kanya o hindi. Pipiliin ng Panginoon, kapatid, na ipagkalob sa iyo yung mga bagay na alam niyang kailangan mo at talagang magagamit mo. Hayaan mo, kapatid, na sa gabi ito pasalamatan mo ang Panginoon sa Kanyang kabutihan. Dahil, although there are prayer requests na hanggang ngayon hindi pa nadating o parang hindi tinutugon pa ng Panginoon. Pero lahat ng panalangin niyo narinig ng Panginoon. And still, kahit hindi natin hingin sa Kanya mga pagpapalang kailangan natin, tumarating sa atin. Ganyan kabuti ang Panginoon. Alam niya kung anong karapat dapat para sa atin. Alam niya kung ano yung the best para sa atin. Alam niya kung anong kailangan mo sa araw-araw. Pasalamatan mo ang Panginoon sa gabi ito. Mula sa iyong puso. Ay magpawalang hanggang. Inukuhin ka namin, Panginoon.
Tayo mananalangin, itaas natin ating mga kahilingan. And also,
Let us include in His prayer those people who are asking for our prayers also. Maraming mga tao humihingi sa atin ng tulong sa pananalangin. Siguro sa kapusihan natin, hindi na natin sila naaalala. Isama natin sila sa gabi nito. Pagkatiwala natin sila sa Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Makapangyarihang Diyos, aming amang nasa langit. Muli sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus, kami po'y lumalapit. Lumalapit kami, Panginoon, nabigang pakulubaan sa aming pong mga puso at naniniwala kami. Ikaw lamang ang makatutulong sa amin. Ikaw lamang makapagkapalob sa amin, Panginoon, ng lahat ng aming kailangan, lahat ng aming kahilingan. Lord, sa gabi pong ito, lubos namin pinagkakatiwala sa iyo ang mga bagay na ito na hawak na aming mga kapatid. Magiging aming mga kahilingan, Lord. Pinagkakatiwala po namin ito sa iyo. Ang aming mga puso, Panginoon, itinataas namin at inundulog namin sa iyo. Lord, baguhin mo ang aming mga puso na maiayon sa kaluoban. Ang sa ngayon, Panginoon, magkaroon ng kaganapan sa aming mga buhay, pagiging Kristiyano namin. Maging tunay at tapat kami mga lingkod mo na buo ang pagtitiwala sa iyo. Pinataas din namin sa iyo, Panginoon, at itinadalangin ang mga tao na sa amin humingi ng panalangin. Lord, humiwan namin sila ba isa-isa. Alam mo ang kanilang mga pangangailangan. Alam mo ang kanilang mga kahilingan, Lord. Kaya naman pinataas namin sila sa iyo, tawa, kumilos ka po sa kanilang mga buhay. Tingapin, Lord, ang kanilang mga pangangailangan at tingin ang mga tao na sa mga oras na ito ay dumaranas ng pagigatan, kalungkutan at namimighati, Lord. Ikaw mag-comfort sa kanila. Ikaw ang kanilang maging liwanag, ikaw ang kanilang maging kagalakan. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ikaw pong mag-bless sa kanila, Lord. Maraming bagay kami na hindi kayo gawin, pero sa iyo, Panginoon, di walang imposible. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyo at sa gabing ito, uuwi kami ng panatagang aming kalooban. Uuwi kami, Panginoon, na naniniwala ang tanggap namin at daladala namin ang katugunan sa aming mga kahilingan. Muli, ito po ang aming nagkakaisang samo at panalangin. Sa pangalan ng Jesus, sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all. Let us give thanks to the grateful heart. Yeah.